Okay, so this is our class or lesson for today. Writing and balancing chemical equations. So, forward ko lang. basahin ko muna, tapos magbibigay muna ako ng mga example. Ano? So, a chemical equation is a written symbolic representation of a chemical reaction. The reactant chemicals are given on the left side and the product chemicals on the right hand side. The two are connected with an arrow leading from the left to the right, symbolizing the reaction. The law of conservation of mass states that no atoms can be created or destroyed in a chemical reaction. So the number of atoms that are present in the reactants has to balance the number of atoms that are present in the products. So we have here, sabi daw class, medyo lakihan ko yung ano, yung PDF yan. So write down muna daw yung equation. For example, C3H8 plus O2 will give us H2O plus CO2. So ito pong portion na to, ang tawag po natin sa kanya is yung reactants, okay? Chemical reactants. And then yung portion na to, ito yung chemical product o yung result, ano? This is the product, okay? Yung sa left side, yung reactants. Yung sa right side, ang tawag po natin doon is chemical products or products. Tapos, ang nagdi-divide lang sa dalawa is yung arrow, okay? Naintindihan po ba yan, HE? Hello po. Hello? Narinig po ba ako? Ayan. Sige, tuloy tayo. So, reaction, C3H8, product, H2O plus CO2. Next, ito yung ating equation. C3H8 plus O2 will give us or will yield us, at tawag dito is yield, H2O plus CO2. Okay, tapos by dividing line dito. So, first step, class, nakalagay rito, write down the number of atoms per element. Okay, so lalagay natin yung atoms per element. So, dito in our example, ayan, C3, so sa may left side, we have yung carbon, tapos ang atom niya po is 3. Next, we have yung hydrogen. Hydrogen, ang kanyang atom naman is 8. So, 8. And lastly, we have oxygen. Oxygen, ang kanyang atom is 2. Nakita po ba yung class? Hello? Hello po? Opo, sir. Okay, thank you. Mag-react kayo para naintindihan ko, naintindihan nyo what. Okay, we have hydrogen. Atom is 2. We have oxygen. One atom. Plus oxygen ulit, 2 atoms. So, 1 plus 2, ang sagot po is 3. Naintindihan po ba ito sa oxygen class? Hello po? Opo. Ayan. And then we have carbon. Carbon po ay 1. So, 1. So, nalista natin yung mga atoms per element, both sides. Ano? So, naglagay lang tayo ng parang dividing rule dito. Okay, next po. Step number 2. Sabi sa step number 2, ayan, nilista na yung mga atoms. Sabi, save hydrogen and oxygen for last. So, nilalagay daw sa dulo lagi, hydrogen and oxygen. Kasi sila yung madalas na lumitaw sa mga compounds. Okay? Hydrogen muna bago oxygen. So, in our example, nasa dulo yung hydrogen followed by the oxygen. Okay? Gets yun na, HC ha? Lagi nasa dulo po si hydrogen saka si oxygen. Next step, number 4. Ayan, hydrogen, oxygen. Start with single elements. After po natin may lagay hydrogen oxygen sa dulo, ibabalance po natin una yung nasa taas. Okay? Ito yung single element, which is carbon. Okay? So, kailangan mabalance siya. So, currently, balance po ba siya or hindi class? Si carbon. Pares po ba siya? Pag sinabing balance, pares po ba siya?
Parehas po ba sila? Hello? Hindi po. Hindi, ano? So, hindi sila balance. We have 3 and then we have 1. So, paano tayo magbabalance? Yun ang tanong. We have step number 5. Pwede na ba? Yep. Para magbalance, gamit daw tayo ng coefficient. Okay? Ng number sa unahan. Okay? Para mabalance yung mga atoms. For example, in our example, so we have 3 and 1. And 3 and 1. 3 and 1. So, sino po yung mas malaking number? Ang mas malaking number is yung number 3. Yung parang sa number 1. So, dapat, ito maging number 3. So, cancel out natin to katulad ng ginawa niya. And then, isip tayo ng number para maging number 3 rin tong, ano, tong carbon na to. So, that is yung 1 times 3. Okay? That is 1 times 3. So, maglalagay tayo ng number 3 sa dun sa equation natin, ano? Or sa coefficient natin. Bawasan ko ang size. Dito. So, dito, nagkaroon po ng number 3. Kita po ba, class? Ayan, no? Nagkaroon ng 3. Okay. Kaya nilagyan ng 3 kasi para 3 times 1, ang sagot natin is 3. Tapos, mangyayari, balance na po siya. Naintindihan po ba ito, class? Dahil dun sa number 3. Nag-gets po ba yan? Hello po? Okay. Kaso lang, si carbon may nakadikit na oxygen. Nakita niyo to? Dahil naglagay tayo ng 3 rito, apektado yung kadikit niya, which is yung oxygen. So, kung nag-times tayo rito ng 3 kay carbon, dapat magta-times ka rin ng 3 kanino? Kay oxygen. So, ilan na po yung oxygen natin? 3 times 2 is 6. E may 1 doon, plus 1. Ilan na po yung oxygen? Ilan na po yung oxygen? Okay, 7. Okay, so 7 na siya. Next, sabi sa number 6, balance the hydrogens and atoms next. O, hydrogen muna. So, bayan mo lang natin itong oxygen, ano? Kumbaga, update lang natin siya, cancel out, tapos 7. Kasi naging 7 na siya. Okay? Next, balance po natin si, dahil balance na si carbon, si hydrogen naman. Balance po ba yung hydrogen? Siyempre, hindi, no? Yung isa, 8, yung isa, 2. So, tingnan natin yung example, ano? So, sino yung mas malaki? Mas malaki po si 8. Okay? So, para maging 8 itong 2, ano po dapat natin gawin? So, isip ko ng number na paggamit ng 2 play mo, magiging 8. So, anong sagot doon? Di ba 4? Kasi 2 times 4 is what? 8. So, maglalagay tayo ng coefficient na 4. Kanina tayo maglalagay ng 4? Kay hydrogen. Nasaan yung hydrogen natin? Ito. Okay? Kita po ba yung hydrogen class? Ito. So, maglalagay tayo ng 4 dito sa unahan. So, 4 times 2 will give us, syempre, 8. E may kasama siyang oxygen. So, dahil ang times tayo rito kay hydrogen, magta-times din tayo kay oxygen. So, 4 times 1 will give us what? 4 times 1, anong sagot? 4. Tama ba ako? Hello po. Okay. Ma plus. Okay. Ilan yung oxygen sa kabila? 3 times 2? 6. 4 plus 6 will give us? 10. Naintindahan ko ba naging 10 yan? Okay na. Next. Balance na po si carbon. Balance na po si hydrogen. Next. Balance po ba si oxygen? 2 sa oxygen sa kabila, 10. Definitely, hindi. Okay? So, balance yung oxygen atoms. So, we have 2, we have 10. Sino mas malaki? Yung 2 o 10? Siyempre, yung 10. Okay? So, isip tayo ng number, pag minimultiply natin, na magiging sagot ay 10. Ano po yun? Di ba 5? So, 2 times 5. Plus 2, 10. So, saan natin lalagay yung 5? Siyempre, sa oxygen. Nasaan yung oxygen? Sa may left side. Dito sa O2. So, maglagay tayo ng 5 doon. So, 5 times 2 is 10. May oxygen ba sa kabila? Wala. So, balance na.
So, 3K carbon, 8K hydrogen, 10K oxygen. So, final answer natin is C3H8 plus 5O2 will yield 4H2O plus 3CO2. Yan yung pinakalas or final answer natin. Naintindihan po ba, HE? So, let us go to another example. Okay lang, example tayo. Hello po. Okay, example tayo. Ito ba? Sige. Sagutan natin yung 1 and 2. O, 1 and 2. Sagutan natin 1 and 2 dito. No? Tapos, hanap tayo ng document. Ano? Which is, nag-download na po ako. Let's try to answer 1 and 2. Okay, ito. Una, we will list down yung mga elements. Okay? Nagagawa ko rito ng parang T account. Wait, kulay red. Ayan. Sa accounting, ang tawag dito, T account. Ayan. Para meron tayong right side, ay, left side, saka right side. Okay? Sa left side, we have Na o sodium. Ito yun. Next po, nitrogen. Tapos, ilalagay na ba natin yung oxygen? Di ba hindi pa? Kasi ang oxygen po ay lagi na sa dulo. Tama ba ako, class? So, sa dulo siya, mamaya na yung oxygen. Next, we have yung lead or PB. May hydrogen po ba, class? Hello po. Wala, no? So, dahil wala po, doon tayo kay oxygen. Oxygen. Okay? Tapos, hopefully, sa right side, meron ding sodium, meron din pong nitrogen, may lead din, saka oxygen. Ayan. Next, yung mga atom sila, no? Sa right side muna, ay sa left side muna tayo. Sodium ilan po? Ilan kay sodium? Ilan po kay sodium? 1, di ba? Yes, sir. 1. Kay nitrogen po ilan? Isa lang din po. Isa lang. Kay lead? Isa. Oxygen po? 3 lang ba? Kasi 3 rito. Tapos may isa rito. 4. Okay, doon naman tayo sa right side. Sodium sa right side. Ito yung right side. Tingnan nyo ha. Ito yung dividing line niya. Sodium po ilan po? 2. Bakit naging 2? Dahil may turon. Tama? Next po, nitrogen. Ilan po? 2. 2 rin ba? Kasi 1 to. 1 times 2 is 2. Si lead po, ilan? 1. Okay, 1. Si oxygen po? 7. Bakit 7? 3 times 2, 6. Tapos ito ay 1. 6 plus 1 is 7. Okay, so nalista na natin yung mga atoms. Next, i-balance natin isa-isa from the top to the bottom. Okay? So let's balance this. Sodium and sodium muli, hindi sila parehas, ang mas mataas ay 2. Isipin ang number para maging toto. So that is, gawin natin itong 2. So anong coefficient ilalagay ko rito? Siyempre 2. Ito yung sodium, lagyan ko ng 2 doon. Para maging 2. Kasi 2 times 1 is 2 times 1 is 2. Okay. Ngayon, yung sodium, may kasamang element. Tama po ba, HE? Affected sila, di ba? So, i-multiply din natin to sa 2. So, 2 times 1 sa nitrogen. Ilan na po yung nitrogen? Hello po. Okay, 2. So, gaganoon ninyo ha. Ganyan, tapos 2. Sunod, si oxygen po, ilan na po? 3 times 2 is 6 plus 1. Ilan na po yung oxygen?
7. So okay na tayo no sa sodium, 2 and 2. Sunod po nitrogen. Nitrogen is 2 and 2 din. Si lead, 1 and 1. Si oxygen, 7 and 7. So balance na. Finish na. So pagka balance sa lahat, ano gagawin dito? So ito 2, ito ay 1. Ito ay 1, kasi ito po ay 1. Naintindihan po ba, class? Hello po. Apo. So final answer natin, 2 dito tas 1 1 1. So mangyayari ganito siya, no. 2 NaNO3 1 PbO 1 PbNO32 tapos 1 Na2O. Naintindihan po ba, class? Apo. Kasi sa exam o quiz sa ganyan, eh. Ayan, number lang yung hingin ko. Wala maglalagay niyo ng 2.0, baka naman 2 na lang lagay niyo, ha. Kaya 1 na lang, huwag na po yung 1.0. Okay, next. So, number 2 na tayo. Okay, number 2. Let's try this. Number 2. Una, yung aking yung T-bar. May division. Okay. Next, ilagay yung mga elements sa left side muna. We have Ag. Ano yung Ag? Silver ba to? O, yun na yun. Hindi ka tanda yung Ag. Then, iodine. I. Then, we have iron. Pe. And then, we have parang daming element. Ano? We have carbon. May hydrogen po ba? Wala na, pero may oxygen. Okay. Next, malamang sa kabila, meron din ito, syempre. Kaya nga balancing, di ba? So, meron din siya. So, let me copy this. Ag. Next, iodine. Next, iron. Next is carbon. And we have oxygen. Okay, lagay natin mga atoms sila. Si silver, ilan po? Ag. Iodine po, ilan? 1. Tama ba ako? Iron. Ilan po? 2 po. 2 po. Carbon, ilan po? 2. 2 ba ang carbon? 1 times ano to? 1 times 3, ilan po? 3. 3. Oxygen po? Ilan po sa oxygen? 6. 6 ba yan? 3 times 3 nine. Is 9. 9 po, sir. Okay, doon tayo sa right side. Si silver, ilan po? 2. Si iodine po? 3. Si iron? 1. Si carbon? 1. Si oxygen? 3. Okay, next. Balance na natin. Okay? Balance po ba si silver? Siyempre, hindi. 1 versus 2. So, burayin natin to. Gawin natin siyang 2. At pwede siya maging 2 dahil 1 times 2 is 2. So, maglalagay ka lang ng 2 sa unahan. Tapos, kay ito ay kay silver, ano? So, ito yung silver. Lagay ka ng 2 doon. Tapos, may kadikit siyang element sa iodine. So, 2 times 1 kay iodine. Si iodine po ay magiging 2. Yan. So, balance po tayo kay silver. Next po kay iodine naman tayo. Balance po ba yung iodine natin, class? Hello po. Ito po ay 3, ito po ay 2. So, definitely, hindi siya balance. Tama ba ako, class? Sino mo sa taas? Yun 3, di ba? Kaso lang, yun sa may left side, pwede ba maging 3 itong 2? Parang hindi, ano? Di ba hindi? Nagka-multiplication. Pagka ganito, pagka yung isa po ay add, like yung 3, at yung isa po ay even, ang ginagawa dito, class, minimultiply sa isa't isa. Ibig sabihin,
2 times 3. Nakuha po ba? So, ilan po yun? Magiging ano siya? Okay, 6. Pati yung sa kabila, magiging? 6. Okay. Paano ito magiging 6, yung IUD? Paano magiging 6 to, si IUD? Hindi, ano, dapat, ang nakalagay dito ay 6. Tama ba ako? Okay, pag 6 yan, affected sino? Sino ba to? Aluminum. Si aluminum magiging? Magiging ano na po? 6. Ayan. Tapos, balik tayo kay iodine. Si iodine po ay 6. So, ito, paano ito magiging 6? E di times 3, times 2 lang. Tama ba ako, class? Ayan, times 2 mo lang ito. Ayan. Tapos, ang affected, si iron. So, ilan na po yung iron natin? Ilan na po yung iron? 2. Okay, 2. Ngayon, meron bang di balance? Meron ano kay silver? Pansin nyo. Ito po, si silver naging 6. Kasi dahil dito, 6. Ngayon, sa kabila, 2 lang si silver. So, paano magiging 6 tong 2? Times 3. Nasaan ba yung silver? Ito, ito tong silver na to. So, times? 3. Oops! Ang dami niyang kadikit element. So, affected din yung mga yan. So, etong carbon, 3 times 1 ay, nasan si carbon? 3. Magiging 3. Tapos, may oxygen, 3. 3 times 3, ilan po? 9. 9. Tapos, sa isang tingin ko pa lang, eh, balance sa si silver, balance sa si iodine, balance sa po si iron, balance na po si carbon at balance na po si oxygen. Tama ba ako, class? Okay. Okay, so ano sagot dito? 6, 1, 2, tapos 3. Ayan. So final answer is 6, 1, 2, 3. Naintindahan po ba so far, class? Apo, sir. Okay, another example tayo, ha. Madali lang, di ba? Okay, close ka na to. Kasi papa-assignment ko na lang to. Close ka to. Hanap tayo na example. Madali lang ba, Ichi? Hello po. Hello. Nandiyan pa ba kayo? Madali ba? Medyo po. Medyo, yan. Madali lang siya, no? Ano lang, careful lang tayo, no? Parang iba hindi sumasagot. Ba iba tulog ah? Gising-gising ah? Tuloy tayo. Okay, ito. Ang dami oh. Pili tayo na isa rito. Ano gusto nyo sagutan? Anong number? Ay parang sagot na ata ito. Doon tayo sa problem. O wag ito. Sagot na ito eh. Hanap lang ako ah. Instruction. Wala. Dito na lang sa Google. Kaya hanap tayo kay Google. Gusto ko kay Google eh. Ayoko kay, ano, kay Bing. Okay, for a while lang ba sa hanap tayo. Balancing. Chemical equation. The practice. Okay. Tapos, nasan na? Ito. Ito. Late.
worksheet. Siguro download ko pa. The number 7. Tapos, sagutan natin siya. But, nag-download ba? Download na. Wait lang, class. Ha? Medyo nag-alag. Ito, open file na. Okay. Kita po ba yung screen, class? Opo. Ay, pili tayo, ha? Anong gusto nyo sagutan dyan? Sabihin nyo sa'yo anong number, ha? Ay, napili na kayo, class. Eight. Number 8. Oh, sige, number 8. Yan. Kulay red. Okay, po number 8. As usual, yung T-bar natin. Yan. Tapos, lahat ng elements. Okay? So, P, phosphorus. Mamaya na itong hydrogen oxygen ha, kasi sila yung huli. Mg. Tapos, wala na. Kasi ano na to? Hydrogen. And then oxygen. P. Mg. Next, ilan po yung atoms ng phosphorus? Left side muna tayo. Ilan po yung sa phosphorus? Hello po. 1 po. Okay, 1. Ilan po yung sa manganese? Manganese ba to? 1 po, sir. Ilan po yung sa hydrogen? Hydrogen has how many? Dito ay 3. Dito po ay 2. 7 ba? 3 plus 2 is how many? Is 5. Kasi 3, plus kasi yan, 3 plus 2. Next, how about oxygen? Oxygen po? 4 plus? 15. Ha? 4 plus 2 is? 6. 6. Okay, doon naman tayo sa kabila. Ito, ilan po ito? 3. Yun lang. 2 ata ito. Tama ba ako? Yun natakpan. 2 ba ito? Bukan 2, no? Parang 2 nga. 2, no? So, yung oxygen natin is 8 plus 1. Ilan po yun? 9. And then, yung hydrogen natin is how many? Bakit na yung naging 9 to? Kasi 4 times 2 is 8 plus 1 is 9. Tapos wala pa tayo sa phosphorus. Kung 2 ito, ang phosphorus natin is 2. Nakuha po ba sa power class? Hello po. Hello. Apo. Next, balance na po natin. Mag-bisa tayo sa phosphorus. Phosphorus, dapat 2 ito. So, 2 times 1 dapat. So, phosphorus sa atin ay narito. Talagyan natin ng 1. 1 ba? Ay, 2 pala, 2. Kasi 2 times 1 eh. Yan. Tapos, hydrogen. Ito po ay 2 kanina. Ito ay 3. And again, 5. So, we have 3 rito. And may kulay po nila. So, 2 times 3 is how many? Sa hydrogen? 6. Plus 2. Ilan na po siya? Sa hydrogen? 8 na siya, no? So, 2 times 3 is 6 plus 2 is 8. Okay. So, balance tayo sa phosphorus. Manganese po, hindi pa po. Dapat siya ay 3. So, 3. Okay. Maglalagay tayo rito ng how many? 3. So, 3 times 1 is 3. May kalapit na element dito. Okay.
So, i-multiply muna natin yung oxygen. So, 2 ito, hydrogen to rin. So, kay oxygen po, ilan po? 3 times sa 2, 6. 6 dito. E may oxygen pa doon. Ano po? This is... parang gusto ko ulitin class kasi natatabunan ng mga sulat. Okay lang ha, ulitin ko ha. Nakaharang pala itong mga to. Dahil pala banda rito. Kaya lang ata, baba ko. Yan. Ulitin ko ha. Ayusin ko yung writing ko. Dito. Yan, para mas clear. We have phosphorus. We have yung Mg. And we have yung hydrogen and then oxygen. Phosphorus, Mg, hydrogen, then oxygen. Okay, next. Phosphorus is 1. Manganese is also 1. Hydrogen po is 2 plus 3, 5. Oxygen po is 4. 2, oxygen is 6. Next, sa kabila naman, for phosphorus, we have 1 times 2, phosphorus sa atin ay 2. Okay, here, we have 3. Hydrogen po is 2. Oxygen po is 4. Kasi 3 plus 1 is 4. Okay, for balancing purposes, we have 2. Tapos number 8, ito ay magiging 2. Kita po ba HE? Inulit ko ha kasi ang dami nakaharang na sulat-sulat. Okay lang? Hello po. Apo. Ayan, yung phosphorus magiging 2. Ngayon, may hydrogen dito, so affected yung hydrogen. So, ito ay 2 times 3 is 6. Tapos may plus plus sila, plus 2. So, si hydrogen natin magiging 6 plus 2 is 8. Ayan. Tapos, dito po, we have oxygen. Oxygen po ay 4 times 2 is 8. Tapos, may oxygen tayo doon, 2 times 1 is 2. 8 plus 2, ilan po yun? That is 10. So, magiging 10 na to. Okay? Next. Balance si phosphorus, si manganese naman. So, dapat ito ay, ito ay 3, so mag, dapat ito maging 3. So, maglalagay ako rito ng 3. Okay, eh may kadikit na element. So, oxygen natin ay 2 times 3. Ilan po yun? 6. 6 to, dito. Tapos dito po yung oxygen natin ay 4 times 2. Ilan po? 8. 8 plus 6, ilan na po yung oxygen natin ngayon? Ilan na po? 8 plus 10. 10 ba ito? Ay, 6 pala. 8 plus 6, ilan po yung oxygen natin? Tas? 14 po. 14 na. Next, yung phosphorus, ay, nasa na ba yun? Ito pala. So, yung oxygen, yung manganese, okay na. Yung hydrogen naman. So, 3 times 2 is 6 din. Tapos, yung hydrogen dito, 2 times 3 is 6. So, 6 plus 6, ilan na po yung hydrogen? 12. Buburahin ko to ngayon. So, magiging 12. Next, balance na si phosphorus, balance na si manganese, si hydrogen naman. So, ito kailangan maging 12, kasi 12 din eh. So, paano siya magiging 12? 6 times 2. Nasa na yung dito, sa right side. Yung hydrogen natin. Ito yung hydrogen natin. Ito pala, sa taas. So, para maging 12 yan, dapat ito ay, ilan po? 6. Tama po ba? 6 times 2 is 12. Tama? Eh, may kadikit siyang element, yung oxygen. So, ilan na po yung oxygen natin? Oxygen dito ay 6. Tapos may oxygen tayo sa kabila. 4 times 2, ilan po yun? Ilan class? 8.
plus 6, ilan na po ang oxygen? Ilan na po yung oxygen? 8 plus 6? 14. Tapos, kung titingnan natin, balance is phosphorus, balance si manganese, balance na rin si hydrogen, balance na rin si oxygen. Saan na sagot natin? Ayan na. Lagyan mo lang ng 1 yan. 2H3PO4 plus 3MgOH2 will yield 1Mg3PO42 plus 6H2O. Naintindihan po, class, yung balancing natin so far. Natusundan po ba? Apos. Okay, another example tayo, ha? Pili kayo uli pumili, ha? Tapos susunod example ako naman ang pipili. Okay? For a while lang, ha? Wala akong water. Pwede na ito. Pili po kayo. Burahin ko lang ka. Okay, next po. Anong sasagutan natin? Gusto niyo number 19? Ito. Ito, ito, ito. May 10. Number 19 tayo, ha? Okay, let's try this. As usual, ito sasagutan natin, ha? Ito lang, ha, para wala masyadong harap. Mahirap pala pag dito sa gitna, eh. Hindi ko mabasa. Okay. So, we have... Siyempre, mamaya na si hydrogen sa si oxygen, si, ano ba to, carbon. Si carbon muna. So, sa the element, wala na kasi, ano na yan, hydrogen, saka oxygen. Okay. Ganun din sa kabila. May carbon, may hydrogen, may oxygen. Carbon, ilan po yung carbon natin? Ilan po? He? 10. 10. Si hydrogen, ilan po? Ilan po? 20. At oxygen? So, sa kabila naman, sa right side, ilan po ang carbon? Carbon. 1. Hydrogen po, ilan po? 2. 2. Oxygen po, ilan po? 3. Okay, 3. Bakit 3? Kasi 2 rito plus 1 will give us 3. Okay? Next, i-balance natin. Okay? Balance natin. So, to 10-1. So, dapat ito ay maging ano po? 10. So, punta tayo sa right side kasi right side yung babaguhin. Ito yung right side. So, baguhin natin si carbon. Dapat daw 10. So, lagay tayo ng 10 daw. Ngayon, may kadikit na element. Sino yung kadikit niya? Si oxygen. So, 10 times 2. Ilan po yun? Ilan po, class? 20. Plus, may 1 doon. So, ilan na po yung oxygen natin ngayon? 21 po, sir. 21. Okay na tayo kay carbon. Next po kay hydrogen. So, si hydrogen dapat daw ay 22. Okay. So, babaguhin natin sa ano sa ito? Right side. Na mayroong hydrogen, which is ito. So, paano siya magiging 22? E di maglagay ka lang ng 11. Tama ba ako, class? 11 times 2 is 22. Tama ba? Hello po. Tama, no? Kaso lang, napansin nyo, may kadikit siyang element. Sino yung kadikit niya? Si oxygen. E, 1 yan. 11 times 1, ilan po lahat? 11. 11. E, may oxygen sa kabila. So, ilan na po yung oxygen natin? So, ito, 10 times 2, ilan po ito? 20. Plus 11, ilan na po yung oxygen? Ilan na po? 31. Next tayo. Si oxygen ay 2. Dito sa kabila, 31. Si 2 ay even number.
C31 ay odd number. Tama po ba ako, class? So, walang way itong 2 na to ay magiging 31. So, ano gagawin natin? E di multiply natin, 31 times 2. Ilang po yung sagot? 31 times 2. 62. So, dapat ito ay maging 62. Ito rin ay dapat maging 62. Okay, punta tayo sa oxygen dito sa kabila. Ito. Nasaan yung oxygen? Ito. O, 2. Paano siya magiging 62? Paano siya magiging 62? Diba 31? 31 times 2? Tama ba ako, class? Apo. Nasaan na yun? Eto. So, maglalagyan ako dito ng 31. Ayan. May kasama ba siyang element? Diba wala? Solo niya lang. So, okay na to. 31. So, 62 siya. Tapos ito, paano ito magiging 62? Yung oxygen. Eh, currently, ano siya? 31. Eh, di times 2 para maging 62. Eh, paano yun, sir? Magkahiwala itong element na to. Eh, di gawin natin times 2 sa lahat. Kita nyo to. Lagyan ko ng parenthesis, ha? Times 2 sa lahat. Okay? So, yan. Ita times 2 natin. So, itong 10 na to, times 2, ilan po siya? 20. 20. Tama ba? 20. Ay, parang lumalaki ah. 20. Eh, 20 na yung carbon. Next po, ito, ilan po ito? Si hydrogen. 11 times 2, ilan na po siya? 22. Ay, may 2 pa pala rito, no? 22 times 2, ilan na po siya? Magiging ano po? 40? 44. Okay. So, yun. So, ito, magiging ano na po ito? Buburin ko na to, ha? Magiging 20. Tapos ito, magiging ilan na yan? 44 times 2. So, ito magiging ano na to? 22. Yan. 22 times 2 is 44. Yung oxygen, exacto yan, 62. Bakit? 22 times 1 is 22. Tama ba? Tapos ito, may oxygen din. 22. 20 times 2, ilan po? 20 times 2 is 40. So, 22 plus 40, ang sagot natin is 62. Tama ba, class? So, balance na yung oxygen natin. Ano po? Kaso lang may problema. Ano problema, class? Balance po ba si carbon? Hindi po. Okay, dapat itong 10 magiging 20. Tama po ba? Hello po. So, babalikan natin si carbon sa anong side? Left side. Balik tayo sa left. Kasan yan? Ito. So, paano ito magiging 20? E di maglalagay tayo ng 2. 2. Bakit nasulat? Ano? 2 times 10 is 20. Eh, may kadikit siyang element. Hydrogen. 2 times 22, ilan? 44. So, ito magiging 44. Which is parehas doon. So, kung check natin, si carbon po ay 20, 20, 44, 44, 62, 62. Balance po ba, class? Okay. Balance. So, anong final answer natin? So, our final answer is, lagay natin ng color red. Saan mo yung malinis? Ito na lang. 2, C10. H22 plus 31 O2 will yield to ayan 20 CO2 plus
22. Ito, 22. H2O. Nasundan po ba, class? Naintindihan po ba? So, ganito, no? Huwag kayong malito. Kunyari, nagsimula tayo sa 10, tapos 1, ginawa natin 10. Tapos nag-balance, di ba? Hydrogen, 22. 2, naging 22. Balance. So, oxygen, dapat maging 31. Kaso lang, naging 62. Eh, may epektadong element. So, kailangan pong balikan. So, ganun lang, class. Kung may kailangan balikan, balikan mo. Until mabalance lahat. Naintindihan po ba, class? Apo. Okay. Malinaw yan, ha? Atin nyo naman, nag-balance naman siya. Okay? Nga lang, may binalikan tayo mga element. Okay? Naintindihan yung number 19. Okay, another example. Kayo ulit pumili. Pili ulit. Susunod ako naman. Pili po ulit. Anong gusto niyo dyan? Hindi ba 21? Ito, mamasaya itong 21, oh. 29, sige, 29 muna, tapos try natin itong 21. Time check, 10:30 tayo. Okay. 29 tayo, 29 daw. So, again, the account. Then we have yung sodium, tapos chlorine. May hydrogen po ba, oxygen? Wala. Ganun din dito. At yung atom nila. Sodium po, ilan po yung sodium? Ito tayo, ha? Sodium po, ilan? He. Ilan yung sodium? Ilo po? Isa po. Isa. Chlorine? Dalawa po. Sa kabila, sodium. Isa po. Chlorine. Isa rin. Balance natin, ha. Sodium balance na. Si chlorine, hindi pa. So, dapat ito ay 2. Maglalagay tayo ng 2 doon. Kaso lang, si chlorine po, may kadikit na element, si sodium, which is 2. So, dapat ito ay maging 2. So, para maging 2 to, babalikan natin yung dito. So, maglalagay tayo ng 2. Tapos, balance na siya. Parang dali ng 29. Grabe naman. Naintindihan, class? Balance na ba? Balance na, di ba? 2. Okay? O, dun tayo sa gusto ko. Ito yung kukunti lang. Okay lang? 21 tayo? Apo. Yes, so, ha? Okay, next. Yung 21. May dahil konti lang siya, medyo habaan ng konti. Ibalik ko. Okay. First element is carbon. Second element is wala na, hydrogen. And then we have yung oxygen. Ganun din dito, carbon, hydrogen, oxygen. Ilan ang carbon dito? Ito ay 1. Ito po ay 1. Wala namang element na CH, ano? Ito po ay 1. Ito po ay 1. Ilan po? 4. 4 ba? Parang di 4. Ilan ang carbon? 5 po. Ha? 5? Parang 1. Tama ba ako?
Bakit? Kasi multiply yung apat. Parang multiply yung apat. 1 times 1 times 1 times 1. Tingnan natin ha. Pagka hindi nag-balance, ibig sabihin, hindi isa lang ang carbon. Ano? Iba plus siya. Eh, try muna natin yung isa. Kasi wala namang, wala namang plus eh. Nasa kabila yung plus eh. Okay? Next po, hydrogen. Ilan po ang hydrogen? Ilan po ang hydrogen? 10? Kung ito, ang principle natin, nag-multiply tayo rito, dito, mag-multiply din tayo. So, that is 3 times 2, 6 times 2, 12 times 2, ilan po? 12 times 3, ilan? 36. 36. Oxygen po, ilan? 2. Sa kabila po, carbon. 1. Hydrogen po. 2. Oxygen po. Ito pinapra-plus kasi may ano, may plus. So, 2 plus 1. 3. Okay, balance natin. Carbon, obviously, balance na siya. So, hindi nagagalawin. Hydrogen, hindi po. So, dapat, etong 2 maging 36. So, paano ito magiging 36? Nasaan yung hydrogen? Ito. Ito, ano? Maglalagay tayo ng para maging 36 yung 2, ilan ang kailangan natin? 15, tapos 3, 18. Oh, 18. Kaso lang, si hydrogen ay may kadikit na oxygen. Ilan na yung oxygen natin ngayon? 18 times 1, ilan po? 18. Eh, meron tayong oxygen sa kabila, which is 2. 2 plus 18, ilan po? 20. Si oxygen dito, dapat maging 20 para mag-balance sa may left side. So, paano ito magiging 20? 10. Okay. Ito, mali. Dito pala sa taas, sorry naman. Yan siya na, duling lang. Yan. Balance na. Check. So, final answer is 1 CH3, CH2, CH2, CH3 plus 10 O2 will yield 1 CO2 plus 18 H2O. Dali lang, di ba, class? Pag kayo magpa-plus, kasi sama-sama yan, o. Oh. Ibig sabihin sa algebra kasi, multiplication yan. Magpa-plus kayo pagka merong plus. Naintindihan po ba, class? Apo. Okay, ha? Ako ulit pipili. Siguro mga last 2 or last 3 example tayo at atendo sa tayo. Yung medyo madali. Medyo. Ito, solution. Oh. Ano number yun sinagatan natin? Yung may CH2, yung marami. 21. Ayan. Bakit iba yung sagot niya rito? Iba ba sagot niya? Kasi the rest, tama tayo eh. Ayan, definitely tama tayo sa iba. Pero sa 21, parang iba yung sagot niya. Ang sagot natin dito, 1, di ba? 1 lang yung nilagay ko rito. Ito, naging 8 oh. Paano kaya ginawa niya sa 21? Pagkano class ha, tingnan ko to kung paano to ha, balikan natin ha. Okay, mag-upload ang video regarding this. Nasi-save to eh. Teka lang, save ko ha. Iba yung sagot ko. Kasi pinag-multiply ko to eh, di ba? 1 times 1 times 1 times 1. So parang may mali akata ako doon. Kung paano yung ginawa. Hane. Ayan. Pero yung iba, okay naman eh. Ano pa ba yung mga sinagutan natin, class? Natandaan nyo? 8 po. Ay, number 8. 2, 3, 1, 6. Okay naman siya. Pero dito, definitely,
Pansin ko, iba yung sagot ko eh. Ay, hindi pala yan. 21 pala yun, ito. Ayan. Okay? So, save ko muna ito, ha. Tapos, balikan ko kayo. Malamang sa multiplication ko ng ito, dito may pagkakaiba. Okay? Opya. Yeah. Balik tayo, ha. Oops. Wala na ba? Ayan. Hanap pa akong iba. Oh, wala na. Eh, download tayo ng panibago kung gano'n. Eh, hanap ako class ha, for a while. Yung may mataas na number. Eh, di ba laki yan? Sa taas. Teka lang ha. Ito. PBCH4. Ito, tingnan ko ito number 2, ha? What's this? Mali yung multiplication ko doon. Ito, number 2. Pero yung notion, ha? Ganun yung notion natin, ha? Okay, this one. H2SO4 SA AC8 C3 CH4. Okay, wala yung malaki-laki. Answer kinate. Ihanap lang ako class ha, for a while. Etong number 4. Tingnan natin. Last 2 examples tayo, tapos attendance na po ako. Ano eh? 4-5 lang. Okay, this one. Ah, maliit masyado. Okay na natin. NA3 4-3 2-4-4 2-2. Wala, class, answer kina to. One more. For a while lang, class, ha. Mag-aarap kasi ako ng example na mayroong yung malaki. 7. Ito yung kanina, no? Ito yung 8. Answer kina to. Tapos wala na. Download ko to. Sana dito meron. Wala. Wala. Puro maliliit na to class. Puro maliliit. Tingnan ko sa mga downloads ko ah. Nag-aanap ako ng malaki. Okay, for a while lang. Parang dito ato sa lessons. Check ko ah. Meron na ako mga kabilito. Tapos physical science. Ito, worksheet balancing equation. Check ko ako meron na. Tagal mag-open. Ayan. Diba? Balancing equation. Balance equations, blah, blah, blah. 8, H18. Itong 9. Pwede itong 9 kasi may 18, oh. Tapos may 8. Okay, try natin to number 9. Tapos may answer naman siya doon. Okay, pagkasagot natin, tingin natin kung tama yung sagot natin. Okay lang po, sagutan natin to number 9.
Ito yung merong 18. Hello po, HCA. Hello. Nandiyan pa ba kayo? Hala. Ayan. Ay, alam ko na wala kayo eh. So, number 9. Let's try number 9. Okay, so once again, yung T-bar. Okay, so first element is carbon. Hindi pa natin nasasagutan to, no? Hello? Hindi pa, no? Then, hydrogen. Then, oxygen. Sa kabila, ganun din. Carbon, hydrogen, then oxygen. Carbon, ilan po yung carbon? 8. Ilan po yung hydrogen? 18. 8. Oxygen, 2. Sa kabila, carbon is 1. Oxygen is, ilan po yung oxygen dito? Sa may right side. Ilan po? Hello? Ilan po yung oxygen dito? 3 po. Hydrogen po, ilan? 2. Okay, 2. Okay, next, balance po natin. So, 8 and 1. So, dapat ito ay 8. Ay, kulay blue pala. Okay. So, maglagay tayo ng 8 dito sa may right side. So, 1 to. So, ito ay 8. Okay, 8 times 1 is 8. May kadikit siyang element, which is oxygen. So, 8 times 2, ilan po? 16. E meron siya rito isa. Plus 1, ilan po yung oxygen natin ngayon? 17. Next, wala na affected, ano? Hydrogen, 18, and then 2. So, definitely ito ay dapat maging 18. So, pwede siya maging 18 by 9 times 2. Kasi ito, ito. Ito yung ating hydrogen. So, maglalagay tayo rito ng 9. So, 9 times 2 is 18. Kaso lang, si hydrogen ay may kadikit again na element, which is oxygen. So, 9 times 1, ilan na po yung oxygen natin? Okay, dito ay 9. Oops, 9. May oxygen sa kabila. Ay, sorry class. Mali pala ako. Ito pala tayo, no? Dito pala. Duling na naman ako. Yan, 9 times 2 is 18. Ayan, may oxygen. Ito po ay 9. Sa kabila, may oxygen ulit. Ilan po yung oxygen sa kabila? 16, tama po ba? Hello? So, 16 plus 9, ilan na po yung oxygen natin ngayon? Hello? 55 ba? Hindi. 25. Kasi 16 plus 9 eh. 25. Tama ba ako class? Hello? 25 ba no? Opo. Yan, salamat. Next, okay na tayo kay carbon, okay na tayo kay hydrogen, oxygen naman tayo. Oxygen 2, oxygen 25. Even number, add number. So, walang way para maging 25 to. So, anong gagawin natin? Multiply natin siya sa isa't isa. So, 2 times 25, ilan po yun? 2 times, okay, 50. Ito rin ay magiging, buray ko, dapat maging ano siya? 50. So, paano magiging 50 tong oxygen na to? Nasa na yan? Ito. So, maglalagay ako rito ng 25. Tama po ba? Hello po. Tama, no? Okay. Ang next po, eto, hanapin natin yung oxygen. Dalawa yung oxygen mo rito. So, paano mo siya magiging, paano magiging 50 to? Itong dalawang oxygen na to, pag pinagsama, 25. So, para maging 50 yung 25 times 2. So, gagawin natin, lagyan natin parenthesis yan. Taos times 2, may ito doon. Ngayon, dahil may times 2 tayo dito, so 2 times 8, ilan na po ito?
16, ayan. Tapos ito, 2 times 9, ilan na po? 18. Ngayon, okay yung oxygen, dito okay din yung oxygen, pero dito may carbon, tama po ba? So 16 times 1, ilan na po yung carbon ngayon? So baguhin natin to, 16. Dito, si hydrogen naman. So 18 ba to? 18 ano? 18 times 2, kasi 2 yung hydrogen, ilan na po yung hydrogen? Ilan na po yung hydrogen times 2? 18, ha? 36. Ngayon, ito yung sinasabi ko, kailangan natin balikan si carbon. Si carbon ngayon ay 16, ito 8. So, dapat ito ay maging 16. So, paano yun? 8 times 2, di ba? So, nasa left side tayo, balikan natin yung left side. Nasa yung carbon. Ito yung carbon, di ba? So, dito kay carbon, meron tayong 3. Tama ba? O 3 yan? 8. Ay, ito pala. Sorry naman, no? Sa baba pala. Ba't lagi yung natitingnan ko to? Okay, ilan yung carbon natin dito? 8. 8. Paano siya magiging 16? Eh, di maglagay lang tayo ng 2. 2 times 8 is 16. Okay na. Oops, may hydrogen dito. 2 times 18, ilan po? 36. Lumilitaw. Balance sa to. Balance sa to. Saka balance na to. So, ang final answer natin, sulat ko rito ulit, is 2CaH18 plus 25O2 will yield ilan na to? 16 na to, diba? Ayan na. 16 CO2 plus ilan to? 18 H2O. Okay, nasundan po ba, class? Tingnan natin yung answer kaya kung tama tayo, ah. Ito ay pakitandaan nga kung baka maalimutan ko, 2CaH18, kumbaga 2 ito, 25O2, so 25, 16CO2, plus 18H2O, or simply po, ang sagot natin is 2, 25, 16, 18. Tingin natin yung answer key, ano sa number 9? Ano sa answer key? Number 9 yan, ano? Ito yun, di ba? Tama ba ako, H-E? Tama ba sagot natin? Opo. 2, 25, 16, 18. Ayan. Nasundan po. Pagkano, balikan nyo lang yung video natin, ha? Hello po. So, ganun lagi yung process, ha? Pagka sa dulo, na-balance natin, pero affected yung iba, so, kailangan natin balikan until ma-balance lahat. Nako po ba, H-E? Hello? Okay, last example tayo, no? Dahil yung oras natin, ano yun. Pili kayo. Meron pa ba marami dyan? Okay, pili lang kayo. Pili kayo, pili. Yung ano, ha? Yung medyo parang nakakalito ng konti. Pili kayo dyan. Tapos tingnan natin yung answer key. Last example tayo. Hello, H-E. 6 po. Ano number? Okay, number 6 daw. Okay, try natin number 6. Kulay red naman. Dito tayo sa medyo malinis sa taas. Tapos dito. Okay, number 6. So, Al, aluminum. Laki yan. Na bromine. Ano to?
Ano yung K? Potassium ba ito? O phosphorus? Sodium. Wala siyang hydrogen, ano? Pero meron siyang oxygen. Ayan. So, ilang elements meron tayo? Lima, no? So, sa kabila, ganun din. Aluminum. Bromine. Phosphorus ba to? Sulfur. Oxygen. Okay, next, yung mga atoms nila. Ilan po yung sa aluminum? Hello po. Isa. Bromine po? Tatlo. Tatlo. Sa K, o phosphorus ba yan? Four. Sulfur, ilan po? Isa. Oxygen? Four. Sa kabila po, aluminum, ilan po? Dalawa po. Bromine, malam mo na, bromine. Isa. Yung K, of course, potassium ba yan? Ilan po? Si K? H-E? One. Sulfur po, ilan? Three. Oxygen, ilan po? 12. Okay. 3 to kasi 1 times 3, tapos 12 to kasi 4 times 3. Okay, next, i-balance po natin sila. Aluminum dito, kulay blue. Dapat ito ay maging 2. So, paano siya maging 2? 1 times 2. Sa my left side. So, sa left side tayo pupunta. Ito yung silang sagutan ko, ha. Di maglagay tayo ng 2 rito. Kasi 2 times 1 is 2. Kaso lang may element siya kadikit. So, affected yan. So, 2 times 3, ilan na yung bromine natin? Ilan na? 6 po, sir. 6. Okay, next. Balance si aluminum. Si bromine naman. So, we have 6 against 1. So, ito dapat maging 6. So, right side. So, dito, kailangan natin maglagay. Ito yung bromine. So, ibig sabihin, kailangan maglagay ng 6. Op, si bromine may kadikit na K o phosphorus. So, ilan na po yung K natin? Magiging 6. Tama po ba, HE? Ayan. Next po tayo. O phosphorus, 2 again 6. So, ito dapat maging 6. Kasi 6 to, no? So, paano magiging 6 yung 2? So, may ano to, left side. Yung may K. So, ilan lalagay ko rito para maging 6 ito? Okay, we have 3. 3 times 2 is 6. Eh, may kadikit sa mga elements. So, unahin natin sulfur, no? 3 times 1 sa sulfur. Ilan na po yung sulfur? 3. 3 times 4. Ilan na po si oxygen? 12. Tapos, susunod. Balance na, susunod, balance na. All balance. Naintindihan, class? So, pagka ganito na walang number, maglagay kayo ng 1. Okay? So, final answer is 2, 3, 6, 1. Naintindihan po ba, class? Apo. Okay. Tingnan muna natin kung tama yung sagot natin, ha? 2, 3, 6, 1. Pakitanda na, 2, 3, 6, 1. 2, 3, 6, 1. Anong number yun? 6. Kasi kanina, di ba, parang mali yung sagot ko. Ito, balancing. Tama ba yung sagot natin? 2, 3, 6, 1. Okay, tama naman so far. Naintindihan, class? Opo. Sige, stop ko na yung discussion natin, ha. Yung